Okay, magandang umaga po. Christ morning sa ating lahat. No? It's ended a Thanksgiving for us. Natapos na yung ating kaabalahan at kayo din. Recognition and graduation natapos na natin. And we join together celebrate our achievements. No? At sa kabila ng kaabalahan, we always find the time to worship, to build altar. And sa bawat isa, ako ay I really extend my apology sa ating mga remnants dahil nagkaroon ng biglaang schedule at di natin unang guidance sa atin. We will have worship together sa chapel together with the Troas Church. Pero inisip ang field ng mga Filipino, lalo na yung mga bata, na kaya ba nilang sumabay sa mga schedules. And then suddenly, it's about almost midnight, I receive guidance na may department worship pa din tayo. And it's Thanksgiving for me still dahil kahit na medyo struggle, battle with the schedules, but then I was able to have absolute obedience and then build altar to the Lord. So this time, let's build altar together. Limitado man yung oras, pero let's really receive grace today from the word that we will be receiving together. No? Kumbaga, we've been meditating the life of Abraham for several weeks. At ngayon, yung title natin, it's God Who Works. So sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ang gumagawa. We really believe in the absolute sovereignty of God. During recognition time, during graduation time, moving up, masaya yung ating mga magulang, masaya yung ating mga teachers, ang ating kaibigan, lahat ng tao na connected sa atin, masaya tayo at nag-celebrate tayo together. Bakit? Merong achievement. Pero lagi nating tatandaan, all the achievements that we have, galing sa Diyos. And as a way of giving glory back to the Lord, we always set this time of thronifying myself. Ito daw yung una nating gagawin. Lalo na syempre, kami din naging abala at yung ating mga bata, may panibagong journey na silang tatahakin, especially the grade 12 students. Next year, wala na kayo sa HMIS. Wala na kayo sa school na nandun si teacher, na halimbawa may nakalimutan. Nakalimutan ko po yung papel ko sa bahay. Okay, tawagan ko si mami, padadala natin. Pag college na kayo, wala nang ganoon. No? It's a challenge for you, for us, pero wag nating kakalimutan yung ating identity. What is that identity? Genesis 1:27. God created me in His own image. In the image of God, God created me with authority in Genesis 28. Wag mo siyang kakalimutan. Ma-impluwensyahan natin yung field, yung lugar na ating pupuntahan ng tinatawag na spiritual influence. I pray na magkaroon kayo ng spiritual independence na kung saan kayo yung magbibigay ng spiritual influence sa kanila. Remember, Genesis chapter 2 verse 18, 1 to 18, you have this original blessing in you. So hindi ka magsasuffer doon. You might be encountering difficulties at time, pero yung end ng journey mo, tagumpay pa din. No? Next, Kuya. Lagi nating ipapaalala sa atin na there is a gift of God. Merong regalo ang Diyos na binigay sa atin. And God works according to our faith. So mahalaga na yung ating pananampalataya ay lumago. Pananampalataya saan? Pananampalataya sa word. And even Abraham, he was called by God and labeled by God as the father of faith. Bakit? Marami din siyang pinagdaanan. Marami ring naranasan sa buhay. But then, he resolved to have this absolute obedience to the Lord. So ganun din sa atin, yung faith na meron tayo, patuloy siyang lalago kapag patuloy tayong makikinig ng word. So ano man yung sitwasyon ng buhay natin, gano'n man tayo kaabala, ano mang sitwasyon, challenge, and find time to really listen to the word and receive the word. Dahil yung word na yun, ito yung magiging guidance natin. Naalala nyo yung mission na ibinigay sa atin ng pulpit last week? Change your thoughts.
set your thoughts towards confession. Anong klaseng confession? Confession of faith. Yung Jesus is the Christ, the Son of the living God. Christ is the way to meet God, freed us from the sin and curse, and gave us the authority to overcome Satan. Amen. So hindi lang siya maging sinasabi natin at kabisado na natin, kundi make it really our confession of faith. Naalala niyo at the Medal of Prayer Recognition, Lumindol, ako yung nag-awarding nung time na yun, ako nagbibigay ng medal. Akala ko nahilo lang ako kasi pagod, puyat, di pa kumain, nahilo lang ako. I really, Lord, fill me with your Holy Spirit. This, alam nga naman, nakakahiya naman na himatayin ko dun sa gitna ng stage. And then, nung bumaba na ako, Lumindol pala. So what we did, what our co-workers and even the remnants, the parents, alam mo yung ginawa nila. Sabi nila, alam mo ba, madam, ang ginawa namin, we held our hands together and we confessed together. O di ba? Sa ganung sitwasyon, sabi ng pulpit message, change our thoughts through the confession of faith and then hold on to the true gospel. Ano yung true gospel? Christ. And ano yung pangatlong mission? Remember the pulpit message. Ibig sabihin, ang bawat isa ay nang hawakan sa pulpit message throughout the week sa kabila ng kaabalahan. Alam niyo mga anak yung, no, ano yung mga estudyante, half day na lang, pero si teacher, a day before the recognition rehearsals, mag-8 ng gabi, nandito pa kami, ginagawa pa, pinapolish pa yung lahat. Graduation na bukas, nagpapolish pa kami ng mga bagay-bagay, pero andun pa rin yung saya. No, hindi mo na mararamdaman yung gutom, yung pagod. Bakit? It's for the sake of the remnant movement. Bakit ba namin to ginagawa, kaming mga adults? Dahil sa remnants. Gusto namin masaya ang remnants sa kanilang commencement rites. Gusto namin maging yung ibibigay namin sa kanila would be the eternal masterpiece, no? Yung spiritual state na gusto naming i-relay sa kanila. And lahat ng bagay ng ito nagmumula dun sa faith na meron tayo. Sabi sa Romans 10:17, hindi ko talaga siya makakalimutan kasi ito yung aking turning point. When my late pastor told me about faith comes from hearing and hearing the word of God, I thought it was just a famous quotation. Sabi ko, parang narinig ko na siya. Hindi ko alam na scripture pala siya sa Bible. And then I confirm, word of God pala siya. Mga anak, remember that. Faith comes from hearing and hearing the word of God. And once our faith is established in God, in Christ, kahit anong mangyari sa buhay, kaya mo. Yung worry, yung anxiety, humanism, discouragement, arrogance, mawawala lahat yan. Ma-overcome natin lahat yan. Usually, these are the footholds of Satan. Sabi kanina sa ano, Ephesians 4:27, sa first worship, huwag na huwag mong bibigyan si Satan ng pagkakataon. Kahit kapirasong butas. Dahil si Satan, gagalaw at gagalaw siya. So, let us be equipped with the word para si Satan, wala talaga siyang puwang sa atin. No? And what happened then when we discard anxiety, unbelief, what will happen? God will work. Alam natin yung buhay ng mga tao na to. Si King Hezekiah. Di ba meron siyang sakit na hindi na, parang sa panahon natin ngayon, may taning ang kanyang buhay. But what he did, ano ginawa niya? He prayed sincerely before God, facing the wall. And then ano nangyari? Gumaling siya. And even, ilan ba yun? 15 years pa, nag-extend yung kanyang buhay. At nagamit yung buhay niya para sa kanyang bansa. No? And then, habang sila ay nakikipaglaban, the angels of the Lord mobilized, or the God, our Lord Jesus Christ, mobilized angels of God. At sila yung nakipaglaban on behalf sa kanyang mga tauhan. This is how God is moving everything, mobilizing His angels. At tayo na mga believer of Christ, meron tayong authority, meron tayong right to mobilize angels of God. Bakit? Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 14, yung tao, yung bawat isa na nakatanggap ng salvation, there are angels or there is angel ministering in you. So yung angels na in charge kay Camille, siya yung tumulong sa kanya para magawa yung mga research niya. Yung teachers na, yung angels na in charge kay Harvey, kay Izzy, iba-iba yun. Walang doble. So iba-iba.
So let the angels be mobilized through the authority, through the name of Christ. Paano yun tayo yun? So yung tumulong kay Daniel nung nasa den of lions siya, di ba? Klinos ng angels yung mga bibig nung leon, hindi kinain si Daniel. No? At naging habit niya na nung nagbaba ang king ng decree, ano ginawa niya? Bawal mag-pray. Pero he is still challenged to pray as he has done before. Ibig sabihin, yung scheduled prayer, naging buhay na nila. Maging si Elijah, di ba, merong mga false prophet noong time na yon. Pero then he stood his faith. Ah, ang Diyos ko ang totoo. So what happened then, di ba, yung naglagay ng tubig, and then yung nag-apoy, no? A confrontation at Mount Carmel. Ano, naniwala yung mga tao, ang Diyos talaga ni Elijah ang totoong Diyos, hindi yung atin. Maging sa Red Sea incident, alam natin yan, natakot sila. Natakot siya, of course, natakot sila. And what they did, the Israelites, they keep on blaming God. Sinisisi, nagkadugan ko si Moses kasi, dapat hinayaan mo na lang kami sa Egypt. Doon may sabaw, doon may keso, may pagkain, may meat. Dito, mamamatay yata kami eh. Ang daming reklamo. But then, ano sabi ng Diyos? Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. Ano nangyari pagkatapos noon? Nahati ang Red Sea. Kayang gawin ng tao? Hindi. It's the work of salvation. So we have this salvation in us by faith. God gave us the salvation by His grace. At yung Jordan River, alam natin yan. No, nung inutusan sila, carry the Ark of the Covenant. So, syempre, merong mga worries, merong mga, mahahati kaya yun, baka malulod lang tayo. But then, when the prophets who took the Ark of the Covenant completely discarded worries and unbelief, ano nangyari? Nung tumungtong ang kanilang mga paa sa Jordan River, ano nangyari? Nahati siya. No? Napaka-imposible. And even Jericho, the wall of Jericho, napakakapal. Ilan kayang width ang kapal yung thickness nung wall ng Jericho. Pero sinunod lang sila. Hindi sila nagsalita. They didn't speak any word of unbelief. Ang sabi, ikot, 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 and then sigaw. No? Ganun kakapangyarihan ang salita ng Diyos. It's really fulfilling. Pag ang Diyos nagsabi, mangyayari. Pag ang tao nagsabi, minsan hindi nangyayari kasi hindi tumutupad. Pero ang Diyos, tumutupad. And then, after all these things, ano nangyari? The Israelites enter the land of Canaan, which is the promise of land. Pero din sa buhay natin, maraming pangyayari, maraming mga bagay-bagay na mararanasan pa natin as you grow and take the journey of real life. Marami pa kayong mararanasan. Pero, when we discard unbelief, and believe really God, God will work upon you. Kasi sabi dito, even the unbelief before God will be fulfilled after them, after time, in His time. Ibig sabihin, ang Diyos na lumikha ng kaliit-liitang unit ng cell sa ating katawan, ang Diyos ang lumikha nito. So kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay. Tayo, limitado yung ating kaalaman. Limitado yung kaya nating gawin. Pero ang Diyos, kaya niyang gawin lahat ng bagay. So when we discard unbelief, God will surely work. So let us have faith and discard unbelief. Sabi dito, God worked when Abraham discarded unbelief. Alam natin si Abraham kung paano siya binigyan ng Diyos ng command, leave your father's household. Noong una siguro hesitant pa siya. No? Ayaw pa niya, pero nais ng Diyos na maligtas ang kanyang siya at ang kanyang posterity sa lugar na full of idol worshiping, the Ur of Chaldea. Yes, sumunod si Lot. Pero I mean si Abraham, but then sumunod siya pero hindi talaga 100% full obedience yung ginawa niya. Nagkaroon pa rin siya ng worry nung dumating yung problema. 'Di ba nag-lie pa nga siya? Na yung asawa niya ipinakilala niyang kapatid para lang huwag siyang mapahamak. No? Ganun din sa buhay natin. There are times na we are thinking for our own benefit.
gumagawa tayo ng mga statements, salita, mga bagay-bagay para sa ating ikakabuti, para sa ating sarili. Kasi hindi tayo, or nagkakaroon tayo ng unbelief na kaya kong gawin ng Diyos to sa buhay ko, or kaya ko ba, hindi ko to kayang gawin, hindi ko to kayang gawin, kasi ganito lang ako. Eh, hindi mo naisip na you are a precious creation of God. Kaya mo yan, kasi binigay ng Diyos sa'yo yan. Wala namang bagay na ibibigay sa'yo ang Diyos na hindi mo kaya. Remember 1 Corinthians 10:13, even the temptation, even the test of life, hindi iaalaw ng Diyos pag di mo kaya. Kasi pag nandun ka sa sitwasyon na yon, God will allow you to, will give you strength more to way out of that situation. Hindi ikaw, hindi ako, hindi sino man, kundi it's God who is giving us the strength. No? So tingnan natin, ano nangyari nung diniscard ni Abraham yung unbelief, yung humanism, yung worry na meron siya. Sa buhay ni Lot, alam natin, ano yung unbelief na meron si Abraham? Di ba nung umalis siya sa lugar nila, sinama niya yung kanyang pamangkin? Bakit? Hindi siya naniniwala na, inisip niya, nag-worry agad siya, ano yung future? Paano pag matanda na ako, wala naman akong anak, daling ko nalang pamangkin ko? So most of the time, meron din tayong ganito. Ano ba yung mga Lot sa buhay natin? Ano yung mga unbelief na meron tayo sa ating buhay? Marami din, no? Kahit yung mga desisyon ng buhay natin, we don't give our 100% full. Lagi tayong merong full trust, meron tayong reservation. Kahit ako, isa na akong mommy, isang teacher, isang worker ng church, marami rin akong unbelief. Kaya nga sinasabi sa atin ng ating spiritual leaders na 24-hour hold on to the covenant. Kasi si Satan, gagawa at gagawa siya ng paraan para i-deceive yung thoughts na meron tayo. Kaya binilin kanina ng ating pulpit pastor, Ephesians 4:27, do not make Satan, do not give Satan or the devil a foothold. Binasa ko yung verse 29 nun. Sabi sa verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Amen. So yung salita pala natin, napakahalaga talaga, no? Napakahalaga talaga. Sabi ko nga, bakit ba ako puyat? It's because of the word of people. It's miscommunication. Dapat pala, may department worship tayo. Nag-prepare ako ng maaga. And then it's midnight. Mayroon na pala, nabago pala. It's because of the words of people. So sabi ko sa sarili ko, Lord, thank you. Kasi from time to time, bawat araw, you are giving me healing. Yung imprint and root and nature na meron ako, unti-unti gumagaling. Paano? Sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. It's not only the faith lang pala, hindi lang pala yung faith, kundi yung root natin, nature natin, gumagaling. No, katulad din ni Abraham, nagkaroon siya ng decision sa buhay. No? Pero sa kanilang dalawa, si Abraham, he discarded unbelief. Nilet yun niya si Lot. Sabi niya, sige na nga, maghiwalay na tayo. Sige, pili ka. Pili ka. Kung ano yung pipiliin mo, kung pipiliin mo to, dito ako. Basta maghiwalay tayo. Hindi para maghiwalay sila bilang mag-away. Hindi yun eh. Kundi Abraham discarded unbelief. He really rely on the absolute sovereignty of God. Ano yung pinili ni Lot? Pinili niya yung physical na buhay, di ba? Pinili niya yung lupa na maganda, maayos. Pero alam niyo, di ba yun yung naging Sodom at Gomorrah na naging wicked? No? Si Abraham, pinili niya yung mountainous area. Na kung titingnan mo sa physical na tao, hindi mo pipiliin. Kaya nga sabi ng message nung Friday, last Friday, closing ng aming HPRTS and then opening ng fifth batch sa pag-pray ngayon. In time kayo na yon, no? Sabi doon, kami mga adults, especially us, the seminarian, huwag daw kami titingin sa physical na bagay, sa nakikita namin. Do not share forum according to what you see. Do not relay any word to the remnants, to the field, to someone according to what you see. Para bang alam niyo yun? Judger. Ano ba yung term ng generation ngayon? Judger naman ito. Huwag daw ganon. Kasi magkakaroon tayo palagi ng wrong choice, wrong decision. No, katulad ni Abraham, maliman ang kanyang pinili sa paningin ng tao, but then, it was the will of God. Ano nangyari sa kanya? Naging matagumpay. Mountainous area, pero
God gave him and his posterity the 100-year answer. Pero si Lot, napakaganda ng lupain, ayon sa physical na mata, pero na naging wicked, naging failure yung buhay niya. Alam niyo yung story ng Sodoma at Gomorrah. Next one. And then, God who blessed Abraham. So katulad ng sinabi ko kanina, when he discarded unbelief, humiwalay siya kay Lot, God blessed his life and his offspring. So ano yung naging sikreto niya? He built altar to the Lord. Dun sa Hebron, ito yung naging spiritual inheritance niya. Sa buhay natin, what is your Hebron? Ano yung tinuturing mong Hebron ng buhay mo? Hanapin mo yon. Kasi meron tiyak na iginayak ang Diyos para sa'yo. Iba yung para sa akin, iba yung para sa'yo. There is always spiritual inheritance prepared by God for you and for me. Iba-iba yun. No? Lagi natin tatandaan yung mga bagay na galing sa Diyos, eternal yan. Pero yung mga bagay na pangsanlibutan, world, temporary lang yan. Huwag tayong maging katulad ni Lot na pinili niya yung bagay na nakikita niyang mabuti sa kanyang paningin ayon sa standard level ng kanyang sarili, ng kanyang mga mata. Naging worldly ang buhay ni Lot. Kung kaya nga yung buhay sa Sodom and Gomorrah, di ba naging wicked sila? Pleasure, material things, yun ang pinili niya. Yes, I don't mean na huwag kang mag-milty, huwag kang mag-Starbucks, huwag kang mag-ganto. Kasama na yung bonus na yan, mga reward na yan sa buhay natin. Lagi natin tatandaan, Matthew 6:33. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Remember, it's God who is our sovereign God at kaya niyang gawin lahat ng bagay. No, ano yung pinagkaiba ni Lot at ni Abraham? Makita natin yung kaibahan nila. Yung buhay ni Abraham, na pinili niya yung panawagan ng Diyos, naging matagumpay siya. Pinili siya, God bless his life to be the source of blessing of all people, of all the world, of all the peoples on earth. So, pero yung buhay ni Lot, failure siya. So, lagi nating tatandaan, ang buhay na sumunod sa panawagan ng Diyos, I don't mean magpastor ka, I don't mean maganto ka, kundi yung buhay na pipiliin natin, yung buhay yung pipiliin natin, make sure na it is according to the plan of God. Pag tinawag daw tayo ng Diyos, i-prepare na niyan lahat. Everything is within God's absolute sovereignty. Siya yung may control ng buhay natin. Parang kami, nasa HMIS, naalala ko yung, may time pa ba kuya, nung Friday, after ng graduation ninyo mga anak, may lecture pa kami ng RTS, and then in the afternoon, nagkaroon ng awarding ng SOT department. So, lagari pa din after ng graduation. No? May isang remnant na nag-forum. Sabi niya, I have this thanksgiving in my heart. Bakit? Nakita ko yung mga teacher ko na ang kinamit niya natin, survivor. Sabi ko, di nila sinabing matatandang teacher. So kami yon na mga survivor ang tawag nila. What made us survivor? It is because of the grace of God. Because we realize our heavenly mandate. Nakita namin na ako pala, di ba, ayaw kong mag handle ng remnant. Kasi katwira ko, hindi ko talaga feel i-handle ang mga remnants. But then, God has called me to be the ministers of remnant, to be the messenger of God for the sake of imprinting the gospel to the remnants. And it's the heavenly mandate. Panawagan ito, hindi to death and order lang, but it's really a mandate given by God. And I thank the Lord for God and for giving me confirmation always and leading me find the God-given mission. Naalala nyo, recognition, graduation, yun ang ipinapaalala sa atin ng mga spiritual messenger natin. Find the mission of God given to you. And I thank the Lord because God allowed me to find my mission which is given by God. Ano yun? Lead the posterity. Raise, be part of the remnant movement. Do not cease the remnant movement. Matthew 9:37-38, yung HMIS life verse. So I bless you to find also your heavenly mandate, confirm the calling of God, asan man tayo nandun, ano man yung magiging tayo in the future, profession in the future, kayong mga remnants, at kami mga adult, ano man yung magiging gampanin namin. So let's pray together na palagi tayong magkaroon ng faith and discard the unbelief.